Ang headline sa edisyon ito ng Church News. Dalawang bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Distrito Eklesiastiko ng Mindoro Oriental at La Union, magkasunod na itinalaga sa Panginoong Diyos. Mga kababayan natin sa Barrio Obrero sa Maynila, pinagkalooban ang iba't ibang libreng serbisyong medikal at dental sa ilalim ng proyekto na Kabayan Ko, Kapatid Ko. Art exhibit sa New Era University, nilawukan ng mga mag-aaral at mga magulang. Ika-65 anibersaryo ng Distrito Eklesiastiko ng Ilocos Sur, masayang ipinagdiwang. Proyekto na This is Kadiwa, dinagsa ng mga kabataang Iglesia ni Cristo sa Pangasinan East at Bulacan North. Ang lahat ng yan sa edisyon ito ng Church News. Mula sa INCTV News Center, narito sina kapatid na Carmela D. at Rosel Taberna. Sa Mindoro Oriental, dalawang gusaling sambahan ang nakatakdang italaga sa Panginoong Diyos sa buwan lamang na ito ng Hunyo. Nauna nang natapos ang proyekto sa lokal ng Ginobatan. Sa mga naglalakbay sa Calapan City, ay madali lamang matagpuan doon ang bagong sambahan dahil nakatayo sa tabi lamang ng highway. Si kapatid na Edward Bivar para sa mga detalye. Itinuturing ang Calapan City na entry point sa Mindoro Island. Nasa lungsod ang pinakaabala at pinakamalaking seaport sa isla ng Mindoro. Kumigit kumulang 15 minuto mula sa Calapan City Seaport, matatagpuan ang gusaling tanggapan ng lungsod na nasa Barangay Ginobatan. Sa hindi kalayuan, matatagpuan naman ang bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Mindoro Oriental, ang sa lokal ng Ginobatan. Ipinatayo ang sambahan dahil sa pangangailangan ng mga kapatid na magkaroon ng mas malaki at mas maayos na dako kung saan maipagpapatuloy ang mga pagsamba ng mabilis na lumalagong bilang ng mga kaanib. Alinsunod sa mga aral ng Biblia, muling biligyan diin ni kapatid na Norberto Fabaleña, tagapangasiwa ng distrito, ang kadakilaan at kahalagahan ng mga dako ng pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Napakahalaga po ng ating mga gusaling sambahan, maging sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, sapagkat dito po dinadala ang mga tao o ating mga panauhin para sila ay makapakinig ng mga salita ng Diyos na yon ang magiging daan para sa kanila upang sila ay makaunawa. Sa araw-araw ng ating buhay ay ito ang ating kailangan na dako ng panalanginan at upang sambahin ang ating Panginoong Diyos. Kapag may mga problema po, mayroon pong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, maaari po tayong sa banal na bahay, sambahan po natin, doon po tayo magsagawa ng ating panalangin upang doon po humingi tayo ng tulong, humingi po tayo ng baspas sa ating pong Panginoong Diyos. Tuwing makakita tayo ng isang maluwalhating sambahan, nagiging karagdagang kalakasan ito sa bawat isa sa atin. Walang hanggang aming pagpasalamat, talagang maligayang maligaya po ako. Bago matapos ang Hunyo, isa na namang gusaling sambahan ang itatalaga sa Panginoon Diyos sa distrito ng Mindoro Oriental, ang sa lokal ng Pinamalayan. Ito ang hinahanap ng mga kapatid, ang patuloy na pumasok sa gusaling sambahan para doon ay pumuri at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. Kami naman sa distrito, iingatan namin ang gusaling sambahan ito. At ito ay aming pakamamahalin sapagkat ang unang nangangalaga at nagmamahal sa gusaling sambahang ito ay ang ating dakilang Diyos. Ako po si kapatid na Edward Vivar para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Mula sa lokal ng Ginobatan sa Calapan, Mindoro Oriental, tumako tayo sa lokal ng Talipugo kung saan matatagpuan ang pinakabagong sambahan sa La Union. Bago pa man natapos ang proyekto roon ay marami na sa mga residente ang humanga sa gusaling ipinatayo. May report si kapatid na Froilan Conde. Sa bayan ng Balawan sa lalawigan ng La Union, matatagpuan ang Barangay Talipugo. Liblib man ang barangay na ito,
kapansin-pansin ang bagong ekstrakturang naipatayo ng Iglesia ni Cristo, ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Talipugo. At first, yung ang nagulat kami kung anong ipapatayo, tapos yun pala yung bagong kapilya. Mabilis naman siyang nagawa. Kaya nagulat kami nung last na pagpunta ko dyan, pagdaan ko, pinipinturahan na siya. Kahit ganito yung lugar, nakapagpatayo yung Iglesia ni Cristo ng ganun ding structure. Magiging landmark na yan ng lugar namin na Talipugo. Kapansin-pansin kasi ang view nito kasi maganda siya. Hayag na hayag ang kagalakang nadarama ng mga pangunahing kapatid na nakasaksi sa mabilis na pagtatagumpay ng kanilang lokal. Hindi marubyan dahil ti kapilyami kabagi sa apo tiragragsakmi na pagkakabsat. Hanggang na ita, kikinabakit ko, naragsak aklaong na ito na uray ko. Di pa na kaibangon, ti kapilyang na pintas tapnubita, nga dayawon ni ti apo. Kinasangkapan ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Bidan Ubaldo na siyang tagapangasiwa ng distrito ng La Union upang lalong maunawaan ng mga kapatid sa lokal ng Talipugo ang kahalagahan ng gusaling sambahan. Yung mga aral kong tinanggap ngayon, magsisilbing inspirasyon ko, hindi lang sa pagtupad ng tungkulin, maging sa araw-araw kong paggawa. Kadakilan at kaluwalhatian ng Diyos ang nahahayag sa tuwing may bagong gusaling sambahang na ipatatayo sa pamamagitan ng pamamahala sa Iglesia. Ito ngayon ang pinakasentro ng buhay espiritual ng mga kapatid sa lokal na ito, na dahil dito, lalo silang magpapakasigla sa mga paglilingkod, pagsamba sa Diyos at pakikipagkaisa sa iba't ibang mga aktibidad sa loob ng Iglesia, gaya ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Mula rito sa lokal ng Talipugo, distrito ng La Union, ako po si kapatid na Froilan Conde para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Ng pag-ibig sa kapwa, muling isinagawa ang proyekto na Kabayan Ko, Kapatid Ko sa lungsod ng Maynila. Sa pagkakataong ito ay ibabalita sa atin ni kapatid na Erman Akot ang mga pangyayari. Iisang lahi at bayan sinilangan, may iisang pangarap at mithi. Masayang-masaya ang mga kapatid sa sinagawang lingap sa mamamayan sa ilalim ng programa ng Iglesia ni Cristo na Kabayan Ko, Kapatid Ko na idinao sa Paraiso Covered Court ng Barrio Obrero sa lungsod ng Maynila. Isang buwan po namin talagang pinagplanuhan, pinaghandaan. Libre po lahat ng ito at walang anumang bayad na galing sa mga tao. Marami sa mga natulungan ay napagkalooban ng packed goods na magagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sana marami pa silang matulungan. Taos puso ko ng papasalamat. Binigyan din sila ng medical na tulong tulad ng mga gamot, libreng dental. Nakapag-invite po tayo ng mahigit na 1,000 mga pasyente. Napakarami ang natingnan ko po ngayon na matataas ang blood pressure. Binigyan po ako ng gamot para po sa sakit sa puso at saka yung sa vitamins. Mahalaga po ito dahil po magagamit po namin dito. Tulad po namin, mahihirap po kami, wala po kami pambili ng gamot. Higit sa lahat ay nilingap sila sa espiritual na pangangailangan sa paraang ibinahagi sa kanila ang mga katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Na bibigyan po tayo ng idea para sa mga kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay natin. Maganda naman ang layunin nila. Marami pong salamat kasi nakaipo nila ako sa mabuting gawain. Napakaganda po na kapakinig ng aral. Ipapapatuloy po po ito. Sa kasalukuyang panahon po, talagang laganap ang kahirapan. Marami ang kulang sa pangangailangan. Ang maliit na bagay na ating maitutulong sa kanila ay pupukaw sa kanilang damdamin para
malaman nila kung gaanong pagpapahalaga at pagmamahal natin sa kanila. At higit sa lahat, yung espiritual na pangangailangan natin. Ako po si kapatid na Erman Akut para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa pagbabalik ng Church News, ang isinagawang This is Kadiwa sa Pangasinan East at ang Art Exhibit sa New Era University. Nagsagawa kamakailan sa distrito ng Aurora ng pamamahagi ng mga pulyeto tungkol sa Iglesia ni Cristo. Buong kagalakang nakipagkaisa ang mga kapatid sa aktibidad upang matupad ang kanilang tungkulin na ipamahagi ang mga aral ng Diyos. Pagkatapos nito, naglunsad ang mga kapatid ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Sa Aurora pa rin, buong sigasig na nakiisa sa Disaster Preparedness Emergency Response Training ang mga may tungkulin sa Society of Communicators and Networkers International o SCAD. Isinagawa ito sa Baler, Pedervera Function Hall at Dilasag Multipurpose Hall. Kaugnay ng lalong pagpapatibay sa pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Aurora, muling nagdaos ng tanging pagtitipon ng mga may tungkulin kasama ang kanilang sambahayan. Itinuturing ng mga may tungkulin na napakahalaga ang ganitong pagtitipon upang ang bawat isa ay tumanggap ng mga payo at lalo pang magtumibay sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Nagbuong ang sinagawang sunod-sunod ng mga aktibidad ng iba yung kasiglahan sa mga kapatid na tumugod at nakipagkaisa sa gawain at mga kilusang inilulunsad sa distrito ng Aurora. Ako po si kapatid na Mina Lumoya para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sila ang magkapatid na John Michael at Jerome Fernando. Pareho pa silang pumapasok sa eskwela. Si John Michael ay sa kolehiyo, samantalang si Jerome ay sa high school. Sa halip na gugulin ang kanilang mga bakanteng oras sa paglalakwatsa, natutunan ng magkuya na gugulin ang kanilang panahon sa mga makabuluhang gawain. Isa na rito ay ang paglalaro ng table tennis. Tiniyak ni John Michael na si Jerome ay hindi mababarkada sa masama. Tinuruan niya itong maglaro ng table tennis. Agad namang kinahibigan ni Jerome ang paglalaro nito. Hindi po naging madali ang pagsisimula ko ng table tennis. Iniisip ko po na sa bawat hirap na ginagawa ko, may patutunguhan po. Tulad ng kanyang kuya, napagkalooban din si Jerome ng athletic scholarship. Naging kinatawan siya ng kanyang paaralan sa inter-school competitions at hindi naglaon ay naging kinatawan naman siya ng Mimaropa Region sa palarong pambansa. Marami pong naitulong sa ng pag-table tennis. Yung mga napapalunan ako pang premyo, binibigay ko po sa magulang ko para po may panggastos po kami. Tapos po yung matitira po sa akin, binibili ko po ng mga, halimbawa po, pagkain, ganun lang po. Simpleng panggastos lang po. Ngayon pa lamang, kinasasabikan na ni Jerome ang paglahok sa susunod na Iglesia ni Cristo Unity Games. Hanggang ngayon po, nagtitraining pa rin po ako para sa susunod na Unity Games. Nanalangin po ako sa Panginoon para bigyan niya po ako ng gabay sa mga ginagawa ko. Katulad po ng pagtitraining, pagpasok po sa eskwela, binibigyan niya po ako ng lakas. Iniingatan niya po yung aking mga pamilya na nagbibigay sa akin ng suporta. Sa mga tagumpay na ito na nakamit ni Jerome, masaya ang kanyang kuya. Bilang kapatid po ni Jerome, proud po ako kasi doon sa mga nagiging panalo po niya, nagiging masaya po kaming pamilya. Dahil po sa mga tinuro ko sa kanya, na-apply niya po ng maayos. Sa kasalukuyan, bukod sa pangarap na lalong humusay sa sport na kapwa nila kinahibigan, hanga din na magkapatid na makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral. At balang araw ay maipagmalaki ng kanilang mga magulang. Iba't ibang aktibidad ang kamakailan ay magkakasunod na inilunsad kaugnay ng paggunita sa ika-65 anibersaryo ng Distrito Eklesiastiko ng Ilocos Sur. Narito ang mga detalye.
bilang paggunita po namin sa ika-65 anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo dito sa Ilocos Sur. Kami po ay nagkaroon ng sunod-sunod na aktibidad. Ang una po naming isinagawa ay ang clean up drive dito sa Candun City. Pumangalawa po ang tree planting na isinagawa sa bayan ng Banayuyo. Ikatlo po ang blood donation activities. Ikaapat ay ang sabay-sabay na pamamahayag namin sa bawat lokal sa buong distrito. At ang huli po ay itong music kapisanan. Iba't ibang awit ng Kristiyano ang inihanda ng mga kapatid. Ang aktibidad na ito ay masiglang nilahukan ng mga kapatid mula sa mga kapisan ng pansambahayan. Masaya po kasi nagkaroon po kami ng ganitong pagkakataon para makasali sa ganitong malaking event po. Na-develop po yung mga talento po namin. Nagkakaroon po ng improvement po. Ang pagtatanghal ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal ay hindi lamang nakapagbigay ng kasiyahan sa mga nanood, kundi higit sa lahat, ito ay naghayag ng kanilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa namamalagi niyang pagmamahal sa kanilang distrito. Ako po si kapatid na Dave Beninoso para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Suportado ng mga magulang ang kanilang mga anak sa isinagawang art exhibit sa New Era University. Sa katunayan, ang ilan sa mga kabataan ay nakasama pa ang kanilang mga mahal sa buhay upang lalong linangin ang kanilang mga talento sa pagpipinta. Kilalanin natin ang ilan sa kanila sa report ni kapatid na Venice Quebral. Kasama sa mga lumahok sa painting exhibit ay ang magkapatid na Johanna at Jean na sa murang edad pa lamang ay hilig na ang pagpipinta. Ako po, tatlo po yung pinain ko. Yung title po nila, Convergence, The Resort, Chapo, The Island. Ako naman po, yun po yung pinain ko. Windmills po. Nag-paint po ako dito sa NEU, mas nagustuhan ko po yung pagpipinting. Nakatulong po yun sa pag-aaral ko dahil po mas naging matyaga po ako. Naging interesado rin sa pagsali sa aktibidad si kapatid na Diwata kasama ang kanyang apo. Nung una po talaga ng pag-paint ko, di kinabahan po talaga po ako kasi hindi ko naman po talaga hilig po yung pag-paint. Yung hilig ko po ako sa yung dancing, singing. Pero po nung natuto na po ako, nagtuloy-tuloy na po kaya mas na-develop po yung pag-paint. Nakakakaba kasi first time namin makahawak ng brush. Pareho kami. Nakakawala pala ng pagod. Accomplishment, pag may nagsasabi sa katabi mo, wow, ganda. Talagang super enjoy ako. Sabi ka mga kaluhok na ipakita ang kanilang mga obra na ang ginamit na medium ay oil on canvas. Hindi lang po skills itong painting. Ito po ay isang malalim na filosofiya at prinsipyo ang napapaloob po dito. Dahil sa ang isang artist po ay hindi lang marunong po siyang mag-mix ng kulay, kundi marunong din po siyang mag-analyze at marunong din po siyang mag-criticize. So dinidevelop din po nito ang critical thinking, creativity, resourcefulness, kasama po namin itinuturo sa mga bata. Ang ganitong mga aktibidad ay isinasagawa upang lalo pang mahasa ang talento at kakayahan ng mga kapatid sa larangan ng sining at magamit ito higit sa lahat sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Ako po si kapatid na Venice Quebral para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Pagkatapos ng matagumpay na paglulunsad ng aktibidad na This is Kadiwa sa iba't ibang dako sa Metro Manila, nagsimula ng isagawa ang nasabing aktibidad sa mga lalawigan. Sa Bulacan North, sinaksihan ni kapatid na Yen Argabioso ang pagtitipon doon ng mga kabataan. Dinagsa ng mga kabataang Iglesia ni Cristo na galing sa 63 lokal ng distrito ng Bulacan North ang This is Kadiwa na isinagawa sa isang gymnasium sa Baliwag, Bulacan. Maaga pa lamang ay mahaba na ang pila sa registration ng nasabing aktibidad.
Nakita po namin sa Metro Manila kung paano po sila naging masigla. Eh gusto po namin makarating din po sa aming distrito yung kasiglahan po na nakita namin sa Metro Manila. Masaya po yung naging paghahanda namin kasi 1 month before po ay nagkaroon po kami ng mga pagpupulong. Ipinakalat po namin ng impormasyon na magkakaroon po ng diskadiwa sa ating distrito ngayong taon. At pagkatapos po nito, nagsagawa na po kami ng mga auditions para sa mga possible performers po. Ang mga kabataan natin, magkakasama po, masasaya, masisigla. Sila-sila ang nagkakatulong-tulong sa ganito pong mga aktibidad. Lalong naging kapanapanabik ang aktibidad dahil sa kinapalooban ito ng 10 amazing Kadiwa Race Station booths. Kapansin-pansin na hindi man sila magkakakilala dahil mula sila sa iba't ibang lokal ng distrito, subalit pinagbuklod sila ng isang layunin. Masaya po dahil sa This is Kadiwa, nakilala ko po siya. Lalo pong sumigla dahil sa kami po ay umaten dito sa This is Kadiwa. Nagpunta po ako para po makamit pa na ibang mga tao na katulad ko na nice din makipagkaibigan. Dumalo rin sa aktibidad ang mga kapatid na galing pa sa ibang distrito. Nagpapasigla po talaga sa mga kabataan. Then nilalayo po sila sa mga tukso po ng sanlibutan. Makakakilala po sila ng mga kadiwa po talaga, iglesia. Masaya po na tsaka proud po kami kasi Bulacan North ito, tapos may mga taga ibang distrito na nagpunta, yon na maging kaibigan din po, kakilala, parang usapan din po tungkol sa aktibidad, ganun kung ano po yung ginagawa sa kanila. Napatutunayan na ang ganitong pagtitipon ay mabisang paraan upang masubaybayan at maingatan ang mga kabataang Iglesia ni Cristo. Isang napakalaking gabay, patnubay ng ating tagapamahalang pangkalahatan sa mga kabataang Iglesia ni Cristo. Sa layunin na hindi lamang mapamalaging masigla, aktibo sa mga gawaing paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kundi ang bawat Iglesia ni Cristo na nasa kalagayang mga nasa uring kabataan pa ay mailayo sa napakasamang takbo ng sanglibutan ito. Mailigtas sa mga iba't ibang uri ng mga kasamaan, ng mga kalayawan, ng mga bisyo, at maingatan ang kanilang kinabukasan tungo sa ikapagtatamo ng isang maligaya at matagumpay na buhay. Sa isinagawang aktibidad na Iglesia ni Cristo na This is Kadiwa ay mas lalong naipakita ng pamamahala ang pagpapahalaga sa mga kabataang Iglesia ni Cristo saan mang dako sila naroroon ng bansa. Ako po si kapatid na Yen Argabiosa para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Dumako naman tayo sa Pangasinan East. Alamin ang mga tampok na bahagi ng This is Kadiwa sa report ni kapatid na Joyce Evangelista. Kadiwa. Nangangahulugang kabataang may diwang wagas. Ito ang kapisanan ng mga kabataang Iglesia ni Cristo na ang edad ay mula 18 anyos pataas hanggat walang asawa. Ang kapisanang ito ay malakas na katuwang ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo upang ang mga kabataang kaanib ay mapatibay ang buhay espiritual at mapangalagaan ang kanilang kagalingan. Dito sa Distrito Eklesyastiko ng Pangasinan East, muling pinatunayan ng mga kapatid at mga may tungkulin na sila'y kaisa ng pamamahala sa patuloy na pagpapatibay sa kapisanang Kadiwa. Kadiwa po ay naglalayo na lalo po mapasigla ang mga kapatid po nating kabataan. Di lamang po sa mga ganitong mga aktibidad, pero lalo-lalo na po para po sa kasiglahan ng kanilang pagka-iglesia. Masaya po ang mga kapatid po natin.
ang aktibidad ay isinagawa sa Urdaneta Gymnasium, ito'y di kalayuan sa tanggapang pandistrito ng Pangasinan East na nasa lokal ng Urdaneta City. Ito pong This is Gadiwa ay ginawa na po namin noong February sa Metro Manila South. So yung mga gabay po namin na ginamit doon ay sinare po namin sa kanila dito para yung mga kadiwa din po na nandito sa Pangasinan East eh, ma-experience din po yung na-experience ng mga taga-Metro Manila. Inagsa ang dakong ito ng mga kabataang kaanib sa kapisanan na talaga namang nag-enjoy sa mga activities dito. Marami po ako nakikilala dito sa iba't ibang lokal. At sa mga gantong paraan, lalo po napapatibay yung pananampalataya po. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga taga-Pangasinan na nasa proseso pa lamang ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. May umakay po sa akin na isang kadiwa at nakita ko po yung kanilang samahan. Eh napakaganda po na wala po sa ibang relihiyon. Pag ako po ay nabautismuhan, eh magiging matatag po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. At pananatilihin ko po ang aking pagsamba at pagdalo sa mga programa na gaya po ng ginagawa po ng kadiwa. Dito po sa Iglesia, masaya po ako kasi po ang mga kapatid ay hindi po tumitingin sa kung may kapansanan man po o wala. Pantay-pantay po dahil may pag-ibig po sa isa't isa. Masaya po siyang kasama. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon po tayo ng ganitong aktibidad. Ang gawain ito po ay totoong napakahalaga, napapanahon para ang mga kapatid na kabataan ay malayo sila sa lahat ng mga iba't ibang kasamaan ng sanlibutan. At ang maging daigdig naman nila ay ang iba't ibang aktibidad sa loob ng iglesia, ito nga pong sa kapisanan. This is Kadiwa, Pangasinan East! This is Kadiwa sa Pangasinan East! Mula po rito sa Distrito Eklesyastiko ng Pangasinan East, ako po si kapatid na Joyce Evangelista para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Inyong napanood ang ilan sa mga pangyayari sa Iglesia ni Cristo nitong mga nagdaang araw. Ako po si kapatid na Rosel Taberna. Subaybayin niyong lagi ang mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Ako naman si kapatid na Carmela Dee.